Okay, mga kagabay sa buhay, magandang araw pa sa inyo. Paalala lamang po, kung kayo po ay hindi naniniwala sa mga ganitong ritual o gawain, pwede pong i-skip nyo ang video nito. At sa mga tumatangkilik naman at gusto pang magkaroon po ng ibang kaalaman, ay welcome po kayo dito sa Kagabay sa Buhay, dito sa channel na ito. Ayan mga kagabay, kamusta na po kayo? Ayan, welcome po kayo dito sa channel na ito. So, ang aking pong isa-share na video ngayon ay tungkol sa kapangyarihan ng bao o nyog na may isang mata. Antabayanan nyo po kung paano ito. Yan, ito po ay maganda. Maganda itong gawin langis para sa mga pagpapagaling ng mga karamdaman, lalong-lalo na ngayong Biyernes Santo. Kung may makita po kayong isang mata na nyo, gawin nyo pong langis. Mainam po yan magpagaling ng mga karamdaman, panghilot po sa masasakit na katawan o pilay. So magaling din po ito sa business o pampaswerte sa tindahan. Nilalagay po ito sa tindahan doon po sa tabi ng ating lalagyan ng pera o lalagyan ng ating benta. Para din po ito pamprotekta sa may mga masasamang tangka para hindi po tayo lapitan. Pwede din sa may altar lamang para proteksyon sa mga nakatira sa loob ng inyong bahay. Ayan mga kagabay, bago po natin gawain ito, kailangan po nating magdasal ng Ama namin, Aba Ginoong Maria at sumasampalataya. So, ito na po yung ating nyog o bao na may isang mata. Nakahanda na po siya. Ayan po. So, nakikita nyo, meron din po tayo ditong langis. Ayan po, ginawa pa po yan nung isang taon. Biyernes Santo po. So, kitang-kita nyo, nakikita nyo po dyan. Ang linaw po niya, no? Alam nyo po, maski ang tagal na niya, ang bango niya pa rin po. Parang bagong luto pa yung langis. Ang bango niya. Hindi po siya bumabaho. So, ito po yung kalahating bao natin, ang nyog, na may isa ring mata. Nung mga nakaraang video ko po, pinakita ko na rin siya sa inyo, nilagyan ko siya ng pera. So, ayan. Ay, gusto ko lang pong i-share. Meron po ako mga halaman dito kasi nawiwili din po ako. Ayan, may jade plants po ako. Meron po ako ditong lucky bamboo. Meron din po akong succulent doon sa kabilang side. Ayan po. Nakikita niyo po yan. Sabi po nila damo yan, pero ako po parang tingin ko sa kanya, clover leaf. Sabi ko nga sa kanya, bigyan niya ako ng apat na leaves para naman po swerte, no? Diba? Ang hilig talaga natin sa pampaswerte. Ayan, marami pa akong halaman dyan. So, naiba yung ating topic. Ano, balik tayo dito sa ating nyog na iisa ang mata. So, ito po ay swerte sa negosyo, pamprotekta sa ating bahay. Yung iba po, ginagawa po itong anting-anting. Pero tayo po, ang kailangan lang po natin, yung para sa negosyo natin, sa tindahan natin. Ayan. So, ito na po siya. Kung tapos na tayo magdasal, ayan po, nakikita nyo po, basa pa din siya nung oil kasi nilagyan ko din po siya nung nakaraang Friday. So, ngayon po, kasi magbiberne santo, pinapakita ko po sa inyo kung paano. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. Kasi sabi nung manggagamot na nagbigay sa akin ito, lalagyan lang po siya ng langis. So, lagyan na po natin. Yan po. Ganyan lang po. Kumbaga, ito po yung pagpapakain. Pagdadasal, pamproteksyon, proteksyon para sa ating pamilya, pampaswerte sa ating tindahan. So, simple lang naman po yung sinabi sa akin o itinuro nung magagamot sa akin. Kailangan lang po, every Friday, lagyan po ng langis ng nyog. Yung langis na ginawa po nung Biyernes Santo para mas maganda po siya o mas epektibo po siya. So, kailangan lang po basang-basa siya, yung likodan, yung ilalim, pati yung mga butas-butas niya, lagyan po at basang-basa siya ng langis. Yan po. Yan po daw, parang pagpapakain po doon sa nyog o bao na isang mata. Ganon din po dito sa kalahati. Lalagyan lang din po natin ng langis, basang-basa, ilalim, hanggang likodan, hanggang lahat po. Kailangan basang-basa, yan po nakikita nyo. Yan po, yung kanyang mata ay nasa ilalim. Yung isa daw po dyan, mata, yung isa po, bibig. So, yan. Ganyan lang po kasimple. Di pa po.
Yung iba po, meron pa po, alam ko may orasyon pa po dito, lalong-lalo na po yung ginagawa nilang anting-anting, yung triangle yon, yung mata lang yung kinukuha nila, tapos naka-triangle cut siya. Pero sa atin naman po, gusto lang natin pang-proteksyon, pampaswerte, kaya yan lang po, sinunod ko lang po yung sinabi sa akin nung manggagamot na nagbigay sa akin ito. Yan, ganyan lang po. So, ganun lang po kadali. No, kung meron kayong ganito at hindi naman po masyadong mahirap yung gagawain natin, eh, pakainin po natin siya ng dasal at ng langis. Kung meron tayong langis, kung wala naman po, pwede naman po magluto tayo. Basta po langis ng nyog. At maganda po yung langis po ay atin pong nilutong maigi para ho, hindi umaamoy o bumabaho. So after po nun, nilagay ko muna po siya dito sa aking altar. Diyan sa tabi po ng aking mga santo. Diyan muna po siya. Ayan, kung mapapansin nyo may tubig doon. May bawang o asin na may bawang sa ibabaw. Ayan, pampaswerte din yan, pangtaboy ng malas, pangakit ng swerte. So mga kagabay, kung nagustuhan nyo po itong ating video na ishinare, paki-share nyo rin po sa inyong mga kakilala. Salamat po! Oo, inuulit ko po, ang mga ito ay pawang gabay lamang. Ang Diyos Ama sa langit pa rin ang mas nakakahigit sa lahat. Tayo po ay magdasal at syempre, dagdagan po natin ng sipag at tiyaga para tayo ay maging maunlad sa buhay. God bless us all po. Standby po kayo sa mga susunod na videos.